Kamusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so meron naman tayong i-review, no? Konti lang to. Quick review lang tayo dito sa brand na to mga idol. Yan. So, meron tayo dito ng repair na Krill C812. So, survey natin, no? Review natin yung kanyang loob. So, bali ito po yung model ng Krill mga idol, no? Krill C812. Professional Class H powered amplifier. Yan. So, bago nagsilabasan yung mga malalakas ngayon mga idol, since sa mga year 2010 or below, late 2000s na mga models ng amplifiers o brand ng amplifiers, ito yung nangunguna, no? Si Krill. So, pagdating sa tibay, lakas at tibay, so hindi ka ipapahiyan ito, mga idol. Yan. So, tingnan natin yung kanyang laman, kung ano po yung kanyang laman. Yan. Okay, so ito po yung kanyang laman ni Krill C812. So, bali, ito po ay, yan ah, sabi ng mga expert natin na mga tech, ito daw po ay Class GB. Class G. Okay, so yung power transistor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So bali yung main amp, ito yung para sa main amp lang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pairs yung sa main amp niya. Tapos dito, ito na yung kanyang step 1, 2, 3, 4, 5. So 5 pairs sa kanyang step. Class G design. Yan. So, capacitors, matataas din yung kanyang capacitors, matataas na 80 volts at saka 12,000 microfarad. So, ayos. Ganda rin. Okay, so design talaga ni Krill. Ayan, so napakaganda nitong design nito mga idol. Ayan, kung mapapansin ninyo. So, sisilip-silipin lang natin ng konti dahil mukhang hindi natin makita. Ayan. Yun. So, bali yung ano ah, yung bus stage ng Krill na to. Ito po yung ginagamit natin sa bus stage ng aking CA40. From GIA 1.0 pataas. So, yan po yung bus stage ni Krill yung ginagamit natin mga idol. Kaya, nakuha natin din yung katibayan ni Krill, nakuha natin yung kanyang performance, no? Nakuha din natin. So maganda talaga ang amplifier nito. Okay, so silipin natin yung kanyang secondary output. Okay, so ito po ay 50 100 volts. Ayan, no? So 50 100 so kung basihan natin yung specs ng kanyang transformer, ang Krill C812 ay nasa 1,000 watts. Sa 1,000 watts. So magkasing lakas sila ni K10, no? Si K10 kasi 5,100 din yung kanyang power supply. Pero yung difference ay yung step nila. Iba naman yung steeper ni K10. Although na the same sila ng BGT, pero yung Krill as Class G, si K10 Class H yung kanyang design sa step. Yan. So bali ito po ay may history ng repair. Yan. So nagkaroon ng sabog sa circuit nya. Yan. Sisilipin natin. Hindi natin makita yung mga merong daw na jumper dyan eh. Hindi natin makita. Ipupulot lang natin yung windboard para makita natin. Ayan. So hindi natin makita masyado. Okay, so pero sabi ng mayari, so dahil may kalumaan na, no? Mga siguro mga almost 15 years na po ito. Pero bago nasira, no? Nakabot pa ng 15 years. So bali, sabi niya kung pwede ay papalitan na lang natin ng mainboard. So pwede talaga papalitan natin ng mainboard.
kayang-kaya talaga ito palitan. So ano lang, so syempre kailangan lang natin ng ano, itugma yung mga parts and sisters dito. Yan. So, siguro kailangan natin dito gumamit ng dalawang MOSFET sa step. Yan. Dahil 1 tire na naman, tapos yung iba ay para sa mga power transistors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, gawin natin 10 pairs. Gawin natin siyang 10 pairs. So, susukatin natin yung kanyang mainboard. Ang haba ng heatsink para ano natin, matugma natin ng 12 na sa 13 inches lang. Oh, nasa 13.5 lang siya. 12. Oh, nasa 13.5 inches yung kanyang haba ng heatsink. Kayang-kaya natin gawan ng mainboard to, mga idol. So, kailangan na natin ng konting oras dito dahil nga ay ibahin natin yung mga positioning ng kanyang mga power transistors. Tugma talaga natin sa butas para hindi na tayo magbutas ulit. Yan. So, mabigat din. Solid din yung kanyang transformer. Solid na solid. Yan. Capacitor. Okay pa yung capacitor niya. Yan. So, circuit board. Yan. So, siguro kailangan pa natin magdiba ng design sa kanyang protection. So, katingin pa natin yan dito sa ano, sa front panel. Okay, so then meron itong limiter, yung kanyang buffer. So, kakatingnan natin yan, yung kanyang limiter. Yun na nga ginagamit nila yung limiter, na pull out na. Yan. 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 So, ayan. KM3000. Okay. So, marami din siyang dito, 013 volts, 08 volts. Okay. Ayan, so 19,019 bucks. Alright, so ayan mga idol, so napasilip ko na sa inyo si Krill C12. Okay, so abangan na lang, so i-change board natin to. Yun na po yung ano eh, na design na po yung mayari na change board natin. Ayan, so hanggang dito lang muna tayo mga idol, hanggang sa sunod natin pagkikita. Sa mga bago pa lang pala sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick po ng notification bell para updated kayo sa sunod natin mga upload. And so maraming salamat mga idol.